Hello, Fire Sign. Welcome to Unicorn Princess Tarot. Let's start your reading. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang, guys. Sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Yeah, let's start your reading, Fire Sign. Ano ang mga messages para sa'yo? Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kung hindi ka makakarelate, okay lang yan. Kung makakarelate ka, pwedeng hindi 100% or pwedeng magkapalit-palit ang roles. Diba? Halimbawa, sinasabi kong ikaw, pwedeng nakakarelate ka pero person mo yon. So, pwedeng mangyari yon, ha? Pa-comment na lang dyan sa baba, guys. Kahit heart, kahit tuldok, masaya-masaya na po ako. Nagpapakita yun ng malaking suporta sa akin. At saka nakikita ko yung mga nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Sobrang natutuwa ako na marami po pala ang natutuwa sa mga ginagawa ko sa mga reading ko at nakaka-relate kayo. Maraming salamat po. Let's start na ba na po, Fire Sign. I-shuffle ko lang. Sana makuha ko ang energy mo. Kung hindi, ibigay mo sa iba. Hayaan mo lang. Mag-i-check mo na lang yung ibang video. Okay? Let's start. Fire Sign. You do have the Moon. 8 of Wands and the 3 of Cups. Okay. For the person na kakonect mo, 8 of Pentacles. Nakuha ko na itong same energy kanina eh. Sa reading ko. Okay. I don't know. This could be could be dealing with a water sign. Kasi parehong... Or you can also watch the water sign. Doon ko siya in-upload sa water sign Philippines. So, you might want to check the video of water sign Philippines. Yung kasabayan nito. Ang title niya, kailangan niya ng malalabasan ng sama ng loob. So, this could be your person. Or nakuha ko natin yung energy mo din doon. So, you might want to check it out. Okay. Kasi same yung energy eh. Anyway, what is the... situation sa inyong dalawa ng person na ito. Okay, do have here, it's safe. It is safe for you to love, for you yourself. And then, getting to know each other. Okay. Separation. And children is at the bottom of the deck. Okay, so sa nakikita natin dito, the Moon is here. I feel like, pwedeng nag-a-appear itong person na to maybe through your dreams. And, you know, wag mong ipasa walang bahala yung mga dreams mo ngayon. Because dreams are messages. Our spirit guides, our higher self, our subconscious mind. Sa dreams sila nakikipag-connect sa atin. So, you will be more, you know, magkakaroon ka, magiging ka ng clarity if you use your dreams as like a sign or if you will use your dreams para mas magkaroon ka ng access to know what is happening or kung ano talaga yung dapat gawain. So, you have to check your dreams. The 8 of Wands is here. Ito, nagpapakita ito ng action that you should do with regards to 3 of Cups. So, maybe yung 3 of Cups could be friends or people, group of people na nagpapasaya sa'yo. Or this could be a people wherein, maybe this is a friend. I don't know, you could be dealing with a friend. This person or other person or other friend in your life. Pero there's a feeling na you have to reconnect with them. You have to talk to them. You have to be more open. Maybe yung iba sa inyo with the fire sign, marami kang pinagagawa ngayon na pwedeng nawawalan ka na ng time sa kanila or with regards to these people. Kasi, you know, the more na nakikipag-connect ka, the more na nagkakaroon ka ng connection sa iba. With the getting to know each other, pwedeng mas na i-open mo yung sarili mo to opportunities, mas na i-open mo yung sarili mo, nagkakaroon ka ng mga ideas na maybe in the past wala ka ng mga ideas na yun. Like, now are the ideas pwedeng mas lalabas sila ngayon. So, use your dreams, use your
maybe friends, you have to connect with your friends during this time. And then itong energy ng person na ito, nakita tayo ng busy person. Maybe this person wala siyang masyadong ginagawang actions towards you, but this person is really busy. I feel like this person, pwede may mga pinagdadaanan siya with the Six of Swords, pwede this person is moving on. And pwede ginagamit niya yung pagka-busy niya para mas makapag-move on. But definitely with the Five of Cups, nakita natin na lulungkot itong person na ito. You don't have to free yourself. It is safe for you to love. So yung person na ito, maybe trying to open yung kanyang sarili, tinatry niyang i-free ang sarili niya sa something na nagpapahirap para sa kanya. So maybe there's a situation wherein kailangan alisan or completely kalimutan itong person na to. So I can see that this person really needs you, the Page of Wands. Yung iba, this is not love reading but rather maybe a friendly reading. So maybe this is a friend. Kailangan niya ng message because this person, this friend or this person is going through this tower moment. So may ending na pinagdadaanan itong person na to and hindi basta-basta yung ending na yan para sa kanya. Pinipilit niya lang na mag-focus muna sa career, sa pera, whatever. Nagmamatiga siya, kaya ko to, ganito, ganyan. And being the strength card here, trying to, you know, but unfortunately, nakuha natin yung energy ng strength card. It is in reverse, so pwedeng wala talaga. Hindi talaga siya malakas, hindi talaga niya kaya sa ngayon, but pinifeel niya or pinapakita niya na kaya niya. But deep inside, there's a lot of hindi kaya na energy. And yeah, especially at the bottom of the deck, there's this separation and children. Lalo na kung may children na involved with regards to this person. So maybe you're dealing with a person going on, going through separation. And pwedeng may children na involved dito. But of course, nandito yung energy na kailangan na talaga niyang i-release itong bagay na ito. Kasi hindi na kaya eh. Hindi na rin kayang i-work out. Mahirap na. Religious factor. And also the spirit guides, angel guides are like guiding this person na i-cut off na para makapag, you know, if ever na hindi pa nangyayari yung pagka-cut off, there's this energy na kailangan niya mag-desisyon. And maybe as a friend, you are someone who can help this person na mas magkaroon ng clarity kung ano dapat niyang gawain. Okay? Kasi we are all healers eh. Like me, I heal through spiritual healing. I heal through emotional healing. And I give clarity to people. Pero ikaw, wala ka mang tarot decks, wala ka mang, wala ka mang connection with the spirit guides. Or hindi ka naman nakakapag-usap or nakikipag-usap sa kanila. But in your own way, maybe you can help this person magkaroon, mag-gain ng clarity, magkaroon ng acceptance, and maybe you are there as a friend. Okay? So technically, hindi, kasi wala naman siyang way sa akin. Hindi naman kami pwede mag-usap. So you are there. Like, this is a sign for you na free yourself. Be more open. No? Kasi lahat tayo may purpose tayo sa mundo. Maybe your purpose is to be a friend. Maybe your purpose is to help other people na mag-heal sa mga traumas nila. Maybe your purpose is, maybe sometimes, pagkagising mo, yung dreams mo, isulat mo yan. O i-type mo or what. Para may notes ka ng dreams mo. And then, or i-search mo sa Google yung mga meaning yan. Kasi it has meaning eh. And then, pray, alamin mo yung purpose mo for today. Ano yung purpose ko ngayong araw na to? Maybe yung purpose, kasi hindi, there's this called life purpose. Okay, there's this called life purpose. Tutulungan ka ng spirit guides mo, angel guides mo, para makapunta ka dun sa purpose na yan. Like for example, ako. This is my life purpose. But what is my purpose for today? Diba, anong purpose ko ngayong araw na ito? Maybe your purpose for today is to heal someone emotionally. And ito yon, kasi yung person na ito, your friend, is going on through something and kailangan kanya. Your purpose is to help your friend, okay? So, what is here in the near future for you for fire sign? You do have your interlude, TikTok. And, yeah, in nightlife, yeah, I really do like this. Alam mo, ito, yan, I do understand kung hindi lahat makaka-relate dito. Kasi this is supposed to be love reading, pero for some of you, hindi siya ganun love reading. Okay? Wait lang, guys. Okay, sorry about that. So, anyway, you do have here intervention, plug and receipts. Ayan. And then, I want to get
energy dito sa card na ito in the near future for you. You do have your very soon. Ayan. What's with the very soon? I-clarify natin. Very soon is clarified by the new love and the love yourself first. Okay, the way I see this, actually, this is not your story. This is just me talking to you na, oy, may purpose ka. Hindi ka basta nabuhay na parang wala lang. May purpose ka. Okay? So, don't think that you are someone na, whether ikaw ay pinanganak ng disgrasya or hindi planadong kind of pag-anak or what. You have a purpose in this world kaya ka inanak. And this is the interlude this year. So, I can see you listening. I mean, at times, alam mo yung movie, yung theater or whatever, yung kung ano man yung pinapanood mo, minsan kailangan lang kasi ng tao ng may mapapaghinga ng sama ng loob. I mean, you don't need to talk. Kasi yung iba sasabihin, ano sasabihin ko, anong i-advise ko? All you have to do is to be there for this person. Kasi emotionally, nahihil mo itong taong ito kahit hindi ka magsalita. As long, yung presensya mo lang, ganun, nakakapag-heal yun. And TikTok is here. TikTok. So, I'm seeing that you have your nightlife and yeah, like I can see a nightlife and showing to me na parang alam mo yung literal na barkada, literal na friend. So in the future I can see you being happy. There's this nightlife for you with a friend, with a person. Parang kailangan. Parang through thick and thin, alam mo yon. And during this time, kailangan ka na itong person na to, parang be there for this person. And ilabas mo siya, pumunta kayo sa ano, mag-inom kayo, if that's your thing. Mag-inom kayo, ipunta mo siya na magiging happy siya, etc. And learn this, teach this person to love his or herself. Yun yung magagawa mo eh. Diba? I-appreciate yung kanyang sarili. And the way I see this, you need to help this person na makapag-decide siya regarding sa kung ano yung mga dapat niyang gawing decision sa buhay niya. And yun nga, matutulungan mo siya na ma-heal or magkaroon ng respeto sa sarili niya and may invite itong kanyang new love or new person sa buhay niya. And that's your thing. You don't have your crush and sad, broken, feeling alone. So, this is the feeling na nakukuha natin with regards to this person. Pero nakikita natin na hindi naman laging ganun na lang, di ba? For example, ayan, katulad sa picture, there's this bike na nasira. Hindi lagi tayo dapat mag-focus sa sirang bike. Mas mahaba yung road dito with the projected. Unfortunately, yung crush na ito will not help you na makarating doon sa destination mo. Like, this is crushed, this is broken. Alangan namang ipilit mo yung bike na tumakbo na hindi na tumatakbo, diba? So, maybe this is a relationship connection na hindi na tumatakbo sa buhay niya, no? So, maybe this person, you don't have your receipt. So, nakita tayo dito ng reason for this person kung bakit kailangan na talaga niyang i-invite yung mga new beginning sa buhay niya, no? Because whatever is crushed here, hindi na yun pwedeng ibalik pa. So, maybe there's this reason kung bakit kailangan iwan na. And projected, this is like a future for this person, for you, no? Na pwedeng you are there with this person, hand in hand. Pwedeng matulungan mo siya na ma-achieve yung mga gusto niya ma-achieve days and weeks after this problem na ito na ano niya. Plug is here. Like, this is advice sa'yo, sign sa'yo, stay connected with this person. Kailangan niya ng rescue, kailangan niya ng help, kailangan niya ng person that would understand him or her, and that is you. And you do have your separation, yeah. Maybe there's this separation na nangyayari sa person na ito, and this person needs you. Your spirit guides are calling you, the world, the universe is telling you, kailangan ka ng taong ito. You need to do your purpose. Okay, thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. And by the way, hindi iba ito sa energy nung, like what I've said, Water Sign Philippines, yung video na in-upload ko doon, kailangan niya ng malalabasan ng sama ng loob. That could be you and your person, or that could be your person going on through something, and pwedeng yung connection niya is mababanggit din natin doon, or yung situation niya. Okay, so check mo na lang yung video. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.